Ay, magandang araw po sa lahat. Narito po tayo upang papanayamin ang interim head ng Public Safety Department at the same time City Risk Reduction and Management Officer. Walang iba po kundi si Sir Dennis T. Escosora. Magandang hapon, sir. Salamat po sa pag-imbita. Magandang araw din po sa lahat po ng sumusubaybay po sa programa po ni At nasa CIO po. At ito po yung ating talagang program. Meron po kasi tayong ilang katanungan dito, sir. Regarding, alam naman natin na talaga pong dineklara na ng pag-asa itong rainy season. Ano, matapos yung napakainit na panahon, kinatatakutan itong La Nina na taon-taon na rin po namang nadadanasan ng ating lalawigan, particular Baco at Nauhan, at kasama na rin dito ang siyudad ng Calapan. Ano? As CDRRMO Officer, Sir Dennis, meron na po ba tayo mga plano o mga tinatawag nating observation na kung ano ang ating mga gagawing hakbang kung sakasakaling maulit itong mga pagbahang ito? Apo, sa katunayan po, hindi naman po talaga tumitigil o tumitigil yung mga programa at mga gawain pagdating po sa paghahanda. Ano po. At yan nga po, base po sa pag-asa ay ang dapat natin paghandaan sa ngayon ay ang pagdating ng tag-ulan o yung La Nina. Ano po. Sa bahagi po ng paghahanda ng Sea Dream, tayo naman po dito sa Calapan kahit papaano ay nakahanda kung mga gamit po ang pag-uusapan, pag-responde po sa panahon ng pagbaba, tayo po ay kumpleto na pagdating po sa mga bangka, sa mga flotation devices. Pero hindi naman po talaga natin inaasahan na dumating pa tayo sa punto ng pag-responde. Kailangan po kasi maaga pa ang ating mga barangay sa pag-aabiso para po sa pagdating nga po nitong pagbaba. At the same time, meron naman po tayong early warning system na nakalagay po dyan sa Bukayaw. At ito pong early warning system na ito ay una po dito sa lalawigan po ng Oriental Mindoro. At masasabi ko rin, palagay ko, una po ito sa Mimaropa. Ang early warning system po na ito ay nakalagay po dyan sa Bukayaw. Once po na na-detect niya yung critical level sa Bukayaw, meron po tayong mga alarm system na mga siren sa District 10 kung saan ito po yung pupuntahan ng tubig na galing po dito sa Bukayaw. Automatic po ito, mag-a-alarm po ito. At ito naman po ay alam na rin ng mga barangay. At the same time, syempre, nung mamamayan po dun sa mga barangay dito sa District 10, dito po sa barangay ng Buhuan, Santa Cruz, Nag-iba 1, Nag-iba 2, Gutad, meron po tayong in place na early warning system po dyan. At na sa skills naman po, talaga naman po may kakayahan na po tayo. Kahit matagal na po tayo may mga kakayahan pagdating po sa pag-respond at pagdating po sa mga insidente sa pagbabaha. Sir, meron na po ba tayong na-detect na mga high risk? No? Yung, alam niyo man yung nangyaring baha some years ago, long time ago, na meron tayong naging dahilan ng malawakang pagbaha na pumasok dito sa siyudad mismo ng Calapan. Ano? Ito yung, kung di ako nagkakamali, yung Del Pilar na protection dike. Meron ba tayong nadidetect sa ngayon na may mga ganitong risk? So sa ngayon naman po ay patuloy din naman po ang mga programa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga ganitong mitigation projects. Ano po, at dire-diretso naman po ang pagpapagawa. Alam ko rin po, may mga programa rin po ang Congress, ang First District Congress natin, ang congressman natin sa First District sa pagpapalagay po ng mga protection dike dito po sa kailugan na ito. Tayo naman po dito sa lungsod na Calapan ay patuloy din naman po ang pagdedredge na pinatutupad po ng pamahalaang panglungsod, siyempre sa pamamana po ng ating mayor, ni Mayor Malu Murillo. At bukod po dyan, syempre, ay kailangan po nating palakasin talaga ay ang mga barangay natin. Kasi sila po talaga yung at stake, particular po yung district natin na catch basin po nitong mga pagbabaha na ito.
ano po, kung sakali pong magkaroon ng pag-uulan kasi. Kami po, ang mga DRRM officers po ng Oriental Mindoro, bilang ako po ang presidente ng local DRRM officers, ay naipatawag na rin po tayo sa ganyang panlalawigan para po mapag-usapan din po kung ano yung mga preparedness measures at the same time, kung paano po ba talaga mawawala na itong pagbabaha sa atin. At sana po ay makapagbuo din sila ng komprehensibong plano para po hindi na po tayo bahain dito, particular din po yung ibang mga munisipyo dito sa ating lalawigan, dahil ito pong pagbabahang ito ay hindi talaga tubig galing dito sa Oriental Mindoro. Ito po ay itong pong tubig na nanalalasa po sa atin ay galing po sa lalawigan po ng Occidental Mindoro. So yun po, sana po ay mabigyan na ng komprehensibong solusyon para po hindi po putaputaki yung mga preparedness measure o yung pagsasaayos ng mga proteksyon na pagbibigay ng proteksyon sa ating mga mamamayan. Sa ating pong mga equipment, ano, at yung pong mga sa mga vehicle, yung sa pag-responde, meron po tayong tinatawag na yung talagang pwede ba tayong sumuot pa kung saan-saan ika nga yung talagang lubog dalo, kasi alam niyo po na dumating yung mga panahon ng araw na talagang umabot sa bubong. Hindi naman natin ito pinapanalangin, subalit hindi natin siguro dapat iwaglit sa isip natin na pwedeng maulit ito, mga bagay na ito. Meron po ba tayong mga yung dating ginagamit na mga rescue boat? Sa ngayon po, meron po. Bukod po dyan, ay meron po tayong mga naka-programa para sa taong ito na mas magaganda pang gamit bukod po dun sa rescue boat natin. Yun pong rapid assessment watercraft, ay yun po yung isa sa bibili natin. Pero bukod po dyan, nais ko lang pong banggitin na dito po sa mga barangay na prone po sa ating pagbabaha, ay meron po tayong mga naka-deploy. Meron na po tayong binigay o ipinagagamit na bangka para kung sakali po dumating na yung mga panahon na sila po ay biglang bahain, ay may mga gamit po sila na magagamit. At the same time, sila naman po ay siyempre naturuan din po natin para dun sa mga skills na kakailanganin nila sa pag-responde dun sa mga aabuti ng baha sa kanilang mga lugar. Okay sir, dumako po tayo dito sa ibang pag-rescue, kagaya halimbawa po ng sunog at saka yung mga vehicular accident at iba pa. Napansin po natin na meron na kayong nakadeploy dito sa pusod ng lungsod ng Calapan, ano? Na dati po ay nag-concentrate ito at napalipat na dito sa barangay Ginubatan. Ito po ba ay permanente na? Opo, permanente na po itong ating isang siya po kasi yung magiging central command natin. Hinihintay lang po natin yung pagdating ng pondo. Meron pong may inaayos pong pondo na makukuhanan po ang ating kagalang-galang na Mayor, Mayor Malu Murillo, para po mapondohan itong Emergency Operation Center natin. Para po dito po talaga maglalagay po tayo ng bukod po doon sa mga personnel na nakalagay natin ngayon. Kasi sa ngayon po, tuwing gabi lang po kami naglalagay. Pero yun pong Bureau of Fire, meron na po sila. Nandiyan na rin po ang PNP. At least kung ang pag-uusapan po ay responde, hindi na po katulad dati na talaga naman po kami ay kukomentohan din ng hindi maganda. Dahil nga kapag emergency ay malayo yung pinanggalingan dito po sa Ginubatan. Pero sa ngayon po, sahay niyo po na meron na po tayong nakadeploy ng mga tao po dyan sa lumang dating police station, dati pong opisina ng Liga ng Barangay, dito po sa malapit sa simbahan. Okay sir, napakaganda po niyan. Ano? Dagdag pa rin po dito, siyempre po ang ating CCTV o yung 24-hour CCTV natin na ika nga ay 24/7 ito na nakamonitor sa buong siyudad. Dito po ba pwede maaaring makahingi ng tulong ang ating mga nangangailangan on the spot? Wala po ba itong tinatawag na limitasyon ng pag-assess sa mga tao?
sa limitasyon po, wala po tayong limitasyon diyan. Kaya nga po sila, kaya nga po yung CCTV natin ay 24 hours. Ibig sabihin po accessible po 'yan sa publiko. Kaya lang po ang limitasyon lang po natin 'yan talaga. Hindi po kami nagbibigay ng kopya kung ano man po yung video. Pwede po namin kayong panoorin doon, pero hindi nyo pwedeng i-record kung ano man yung napapanood ninyo. Pero kung sakali po na may pangangailangan po na immediate talaga yung pangangailangan na i-monitor kung ano man po yung mga nangyayari, ay pwede naman po kayong magsadya doon sa aming pong tanggapan sa City Public Safety Department sa likod po ng City Library. Nandun po, 24 hours po ang ating operation doon. Anytime po, pwede kayong pumunta doon para po magpa-assist kung may pangailangan po kayo with regards po sa CCTV assistance. Nandun po yung mga kasama natin sa trabaho para po i-assist kayo. Wala po tayong Sabado, wala po tayong Linggo, wala po tayong holiday. Basta 24/7 po ang duty po natin. Oh, napakaganda po yan, sir, no? Bagamat kayo ay nandito ngayon as interim head ng Public Safety Department, dadako naman po tayo dito po sa servisyong tama ng Public Safety Department. Ito pong one lane traffic or one lane parking. Ito po ba ay meron pa po ba kayo ditong karagdagan na mai-announce po sa ating mga manonood? Nang sa ganun po ay hindi magkaroon ng kalituhan dahil sa mga nakaraan po ay meron itong pinatutupad na 10 minutes parking. Subalit sa ngayon po para sa kaliwanagan ng mga motorista ay nagkaroon po ng pagbabago. Pwede po ba ninyong may paliwanag sa akin? Apo, sa totoo lang po medyo mahirap din po sa bahagi ng City Public Safety Department na ipatupad po yung 10 minutes na parking po. Dahil unang-una po very limited po yung mga personnel natin. Pero asahin niyo po, meron po tayong inihahandang draft ordinance para po dun sa komprehensibong mga patakaran para po dito sa trapiko natin sa lungsod ng Calapan. Hindi lang po natin maagad dahil sa ngayon po ay pinag-aaralan pa. Ano po, isa po sa pwedeng mangyari dyan ay magkaroon po tayo ng pay parking mismo dun sa JP Rizal. At maaari din pong may mga suggestion, marami pong suggestions na yung ruta po mismo ay mabago. Pero bago naman po ipatupad yun, ay napakahabang proseso pa. Sa ngayon po ay, siyempre, hinihingi namin ang kooperasyon ng bawat isa. Sa pagsunod po dun sa ipinapatupad po namin, ano po, lalong-lalo na po yung mga sasakyan na nakaparada po dito sa ating mga bangketa. Ano po, tandaan niyo po, hindi lang po kami dito sa pinakang bayan o dito sa poblasyon ang manghuhuli. Ano po, darating po yung panahon ay utay-utay na po namin na sabihan kayo at sana lang po kayo ay tumalima po kung sakali na kayo ay masabihan. Dahil kapag po na nakapag lumipas na yung panahon ng pagbibigay namin ng mga babala sa inyo, ay kayo po ay i-apprehenda namin. Sa sitwasyon pong ito, sir, ano, nakikita natin na meron na tayong towing vehicle at meron na tayong pipaiigtingin itong mga ordinansang ito. Sa mga dahilan ng pagsisikip ng mga trapiko, isa na po dito yung mga truck na dati po ay nandoon sa bypass natin na pinadaan last holiday season. Pero sa ngayon po, ano po ang dahilan at ito po ay natigil at hindi na po muling napadaanan itong bypass na ito? So, yun po. Though medyo may malaki po talaga ang epekto nitong hindi natin pagpapadaan dito sa bypass na ito. Pero napakaganda po dito ay ito pong kalsadang ito ay under rehabilitation po ngayon at nasa ayos po para po mas madaanan na ng mas matagal. Ano po, kasi kung hahayaan nga natin na madaanan ito before, ay palagay ko ay malaking abala pa rin dahil gagawin at gagawin po ito. Parang isa po sa programa ay ang pagpapalapad din ng kalsadang ito. At darating po yung panahon siguro na ibabalik natin na yung mga tracking po na papunta po ng south ay dito na po ulit natin padadaanin sa bahagi po ng ang simula po nito ay dito sa barangay sa San Antonio papunta po ng Suki, Parang,
Palhe, Sapul, hanggang doon po sa Bayanan. Ano po, at bukod po dyan, syempre, isa din po sa isinasaalang-alang namin, syempre yung mga punong kahoy po na nandyan. Na alam naman po natin na nung unang sinubukan po natin magpadaan dyan, ay talaga naman po ang daming mga aksidente na sinabana ng ating mga trucking. So aayusin na rin po natin yun. At siguro kasama din dyan ay yung pagsasaayos din ng mga linya ng kuryente na kuryente po. So meron po ba tayong target date kung kailan ito mangyayari? Sa ngayon po ay hindi pa lang po namin nakakausap ang contractor po nung gumagawa kasi patuloy naman po yung pagsasagawa. At kung ganyan po yung sitwasyon na dire-diretso yung pagsasagawa, palagay ko naman po bago po, sana bago po matapos itong taong 2024. Sana po ay umabot ito ngayong December. At alam naman natin na tuwing December ay talagang nagiging grabe yung traffic, particular po dito sa Kabayanan ng ating lungsod. Napakaganda po niyan, Sir Dennis. Bilang panghuli pong pananalita, baka may mensahe po kayo regarding muna sa CDRMO at susunod po yung Public Safety Department Office kung ano po yung mga bagong ipatutupad. Sa bahagi po ng CDRM Department, alam na naman po ng ating mga punong barangay kung ano yung mga dapat gawin. At ang aming pong tanggapan ay laging bukas kung ano man po ang inyong mga suggestion pa o mga rekomendasyon para po sa maging mas maayos ang pag-responde natin tuwing may mga kalamidad. Sa bahagi naman po ng City Public Safety Department, ang aming pong tanggapan ay hindi po wala pong may utos niyan, ano po, na ipatupad yung mga ordinansa niyan dahil yan po ay mga ordinansa. Pinapatupad lang po natin para po sa kaayusan ng lusod ng Kalapan. Para po sa huling pananalita, sama-sama po nating itaguyod ang ligtas, maayos at lunti ang lusod ng Kalapan. Magandang hapon po sa inyo. Thank you very much, Sir Dennis S. Cosora.